Bilang bahagi ng Peace Month at Crime Prevention Month celebration, nagsagawa ng medical mission ng PNP ERMM para sa manggit na nangangailangan na residente sa labas ng bakod ng kanilang regional headquarters. Nagbabalik si Ferdinand Cabrera. Itinuturing ng mga residente sa barangay Campo Islamparang Maguindanao na isa ng nakalimutang barangay ang kanilang lugar. Maraming kabataan ang kulang sa tamang nutrisyon. Masama ang kondisyon ng kanilang tubig inumin at walang pagpapahalaga mula sa barangay. Kaya't ganito na lamang kasaya ang kanilang nadama nang bisitahin sila ng mga pulis at US Army na naglunsad ng medical check-up at namigay pa ng mga libreng gamot at mga laruan. So itong lubos-lubos kami nagpasalamat at ng buong-buong puso na nakita ng karamihan na talagang itong mga dumating dito na nag-help ng kuhan, medical, tinupad nila yung pangako nila na bibigyan lahat ng tao ng gamot para sa kanilang kalusugan. Nang nangyari kasi noon, nung pumunta sila dito, parang yung mga pangako na yun hindi natupad ba? We have to look back or look outside from our camp at ito nga, nakita namin ang lugar na very depressed. Tsaka gumaan din ang loob nila sa PNP. Kasi pumunta kami rito, medyo mabigat ang tingin nila sa PNP. Isa si Ginang Karuna Ali sa nabiyayaan ng serbisyong medikal. Dalawa sa sampung anak nito ay malnourished. Tendera siya ng isda na huli naman ang kanyang mister. Kumikita lamang sila ng minimum na 50 pesos hanggang 100 piso para sa buong pamilya sa isang araw. Di sapat para sa mga anak nitong tulad ni Nika na 5 taong gulang at Jagwal, 3 taong gulang. Nagbili na ako isda, juice. Ilang beses sila sa isang araw kumakain? Sa dalawa lang. Araw lang man sila nagkasakit. Ganun ba? Hmm. Paano mo napapagtas siya? Isay, nagalugo rin ako. Masaklap din ang sitwasyon sa lugar. Dahil sa mahirap ng makapangisda sa Iliana Bay, ang mga residente dito halos wala na silang nahuhuli dahil sa nagpapatuloy na illegal fishing ng mga mangingisda. Damang-daman nila yung kahirapan, kaya sabi nila, ang problema natin dito sana, yung isa, yung pagkain, ang problema ng mangingisda. Pero kung medyo madahan-dahang mawala itong illegal fishing, siguro magbalik na rin yung yaman ng dagat, medyo mabawas-bawasan yung problema nila. Ang hindi pa masiguro ng mga residente dito sa lugar ay kung ano ang kanilang magiging kinabukasan ngayong dahan-dahang namamatay ang dagat na kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ferdinand Cabrera, Patrol ng Pilipino sa Central Mindanao.